hapon Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso. Pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Maraming salamat. Thank God. How do you say? Thank God it's Friday. Maraming salamat. We're coming into your homes live. Maraming salamat sa mga nanonood sa ating live stream channels sa Facebook and YouTube at sa lahat po ng nakikinig ngayon. At maraming beses na po akong nasabihan na napapakinggan ang ating programa sa Dizzy Double B. Maraming salamat. Exciting Friday, we have an exciting guest. Siya po ang bida ng The Missing Husband. Isang kaibigan, napakaganda, napaka-talented. Naitay Kapuso, please welcome Yasmin Curdy. Napakaganda. You're beautiful. Thank you, Tito Boy. Totoo yan. Happy ako nakita tayo uli. I know. Yung huli tayo nakita ay kami nasa Samar. Maupay nga kulupay yung atanan. Naging bisita namon, hi Yasmin, dito ha amon. So, I'm glad to see you. Yes, at tumira ako sa bahay niyo. Correct. Tama, diba? Saan sa may beach, diba? Yes, sobrang nag-enjoy kami noon. Kasama ko si City. Si Tama. Prince Estefan, Naalala si Al Jor. Habrenica, I remember. Para sa nanay yun. Naalala ko yun. Yes. Yasmin, ito'y bago tayo umupo, napapag-usapan lamang. Naging bisita namin kahapon, si Nadine. Si Nad. Kabatch. Yes. Diba? I mean, 20 years ago, first batch of Starstruck. Mm-hmm. Sabi niya, you had no rivalry. Totoo? Gusto ko yung tawa. Oo o hindi. Sabi ko na nga ba, yan yung main issue niya. wala. Siguro yung mga parents. You want a story? Okay. You want a story? Hindi nila alam to, pero may alam ako. Okay. Ito naman, ano lang, tayo lang. You know, you were down in a beauty salon. Okay. You know, yung salon na pinupuntahan nyo. Okay. Inaayusan si Nadine, nandun ka rin. Hindi ko alam kung sino ang nagsabi sa inyong dalawa, dapat mas maganda ako sa kanya. May ganun. But syempre, this is 20 years ago. Napapagtawanan na naman na ngayon. Wala ako naalala. Dito mo yan. Wala ka naalala. Wala akong naalala. Basta sila lang ang gumagawa. Sila RD. Baka joke yon. Kasi mahilig kami minsan maglaro-laro. Joke lang yon. Upo na tayo. Oh. Gusto ko naman yun. Diba? Alam mo, pareho kayo na din. Walang naaalala. Ganun po talaga yata. Pag nanganak na, diba? Yung mga anesthesia, hindi mo na maaalala. Naiintindihan ko. Yes. But congratulations. Because you're doing The Missing Husband. Yes, Tito Boy. How does it feel? I mean to actually play Millie the lead. At Lunes na po ito. Unahin natin yan. Yes. Lunes na. Lunes na po ang The Missing Husband ngayong Monday. Talaga, directed by Direct Mark Reyes. Pagkatapos ng Magandang Dilag. Manood po kayo, guys. Buksan nyo lahat ng TV sa barangay. Okay. Yes. Congratulations, Mark and Rocco at lahat ng inyong mga kasamahan. The Missing Husband. Mahalaga po ito dahil first ngayong August 28th, just before Fast Talk. Kapitbahay ho natin yan. Suportahan ho natin sila, Yasmin. Yes. Okay, you play Millie. Sino si Millie? Ikaw ang bida ng seryeng ito. Sino siya? Si Millie Rosales po ay isang OFW. Asawa siya ng The Missing Husband. Saan siya? Saan naka-base? Naka-base sila Qatar? Sa Qatar. Qatar, okay. And then, sales lady siya doon. Nagtatrabaho siya, pero wala siyang family. Ang family niya lang is si Anton. Mm-hmm. Yung husband niya. Okay. Hardworking siya, gagawin niyan lahat para sa mahal niya. Yun yung character ko. Na-involve sa scam. At least yan, alam namin yun. Na-involve kami mag-asawa sa isang scam. Very ano nga siya, very timely yung palabas namin. Kasi yung issue niya, maraming scammers ngayon, maraming manloloko. Kaya nga sinasabi ko, huwag agad kayo magpapaniwala. Like mga OTPs, di ba? Biglang magte-text. Huwag kayo agad magpapaniwala. Pag sinabi sa inyo, anong pangalan mo? Malamang, kung bangko yan, malamang alam niya na yung pangalan mo. Like one time, Tito Boy, may tumawag sa akin. Sabi sa akin, taga ano kami, ganitong bank. Tapos sabi niya, anong pangalan mo? Sabi ko, malamang po alam niyo po yung pangalan ko. Di ba? That's true. Oo. At meron din, I would get text messages na ganito, loan? Mm-hmm. Question mark lang. Yeah. I mean, random. Meron naman, pwede kang umutang ng 50,000. May mga ganun. So you have to be very careful dahil ang daming scammers. Ako naman, ang masakit lamang, kaya hindi na ako makapag-antay sa Missing Husband is because
kwentong OFW ito. Mm-mm. Yung hirap na pinagdadaanan po ng ating mga kababayan para lamang kumita ng pera para maalagaan, matustusan ang pangangailangan ng mga pamilya sa Pilipinas. Yes po. At napupunta lang sa mga manluloko. Ay. Di ba? Opo, masakit po yun. Lalo na for a person na pinaghirapan mo yun the whole life. Yan yung kita mo eh. Hindi yan yung extra Tama. Income mo. So, mm-hmm. pinaghirapan talaga yan ni Millie at ni Anton. Tapos, nawala lang. At sarili pa nilang kaibigan. Anong loko sa kanila. You went all the way to UAE to shoot. Yes. Gaano katagal? 1 week po kami doon. Okay. We shot some scenes mm-hmm. In UAE, yung ibang Middle East scenes. Tapos right. may mga scenes din na talagang UAE. Dinig ko eh, nagta-translate ka pa raw ng ilang Arabic lines. Is it true? Yes po, kasi I'm half Lebanese and I grew up in Kuwait. So, na-experience ko po yung, nakikita ko yung lives ng mga OFW doon. At marunong ka magsalita. Yes, yes. Alam mo, may mga nagsasabi po that some of the most beautiful people in the world are Lebanese. Ay, wow. Totoo yan. Katulad na lang, halimbawa, si Don Silveta, o may Lebanese, alam mo yan? Yes, may yes. Lebanese blood din yan. I think the lolo. Hmm. So, you're beautiful, beautiful people. Pero halimbawa, kung sasabihin mo sa Arabic, ang nay tay kapuso, pahiram po ng 20 minutes, how does it sound in Arabic? Sabihin mo, ano, pwedeng mama baba, or pwedeng sabihin mo, emme aboy, kapuso, pwedeng metal albi, atini, ashwin, di'a, elyom. Yes. Oh, okay. Say, I'll get 20 minutes today. Mm. Yeah. Halimbawa, pag sinabi mong, nakalimutan ko na yung rivalry or yung nami ni Nadine. I mean, how do you say that in Arabic? Ano, inset ko lala. Naku, parang iba yun, ha? Ano, inset. Sabi ko, I just forgot. Maalam ko na yung I just forgot. Oh, lala. Pero wala nang issue. I just forgot. But today, how is it? I mean, 20 years later, are you friends? Are you... Kumusta kayo ni Nads? We're good friends. Everyone. Kahit That's sila right. Nads, sila... si Christine. Yeah. Di ba yung nag-trending ngayon na I find you plastic? You know what? I find you plastic too. Di ba? Ano yun? You know, na-find din kitang plastic. May ganyan. Uh-huh. Sabi ko nga kay Aa, tara, gawa na tayo yung ano natin, version natin ng 2023. Gano'n na lang. Kasi pinagtatawanan na po namin yung lahat. And then, si Nads naman, wala naman din talagang... rivalry okay. na yung personal. Siguro it's more competitive kami during that time. There can be healthy competition. Healthy competition siya. Kasi before Starstruck, we used to go to VTRs together. Uh-huh. Lagi kaming nasa final castings together. So, sino ang madalas makuha? Si Nadine. Ah, talaga? Yes. Okay. Lagi ako yung ano, yung natatanggal. So, lagi akong cry. Kasi mahirap dito, boy. Like, for example, parang makuha mo yung isang commercial. Mga 5 VTRs yung pagdadaanan mo. Right. Ganon. Si Nadine ang madalas makuha noon, pero ngayon, how does it feel? Because, you know, she rested for like 10 years mm-hmm. and she's back with this material. Pero ikaw naman ngayon ang bida. Tito Boy, siguro dahil si Nads din, she parang nag-focus siya talaga sa family. Kahit before, sinasabi ko sa kanya na, kailan ka babalik? Lagi akong nag-a-ask sa kanya, kahit ask niya siya. Like, mm-hmm. kailan kang babalik? Sayang yung career mo and all. Okay. Pero mas finocus niya yung family life. Yeah. Uh-oh. And the good thing is, you guys are good friends. Yes. I think, I don't know where this quote comes from, but you were quoted to have said na, alam mo, alam niyo po ang missing husband. It's not just about missing physically. Mm. Pwede kang maging missing emotionally, mentally, lalo na pag may asawa ka and with gadgets today, ay, you know, hindi mo minsan alam kung naka-focus sa'yo or yes. is he even present. Ang aking tanong, how long have you been married now? 11 years. 11 years? Sa 17 years together na kami. Okay. May mga pagkakataon ba na pinagdaanan mo na parang your husband was missing? Second question, where is he today? Is he present? Yes, Tito Boy, actually present na present yung husband ko. He's very supportive, he's very present sa akin. Missing, yes, may mga times na missing siya dahil piloto siya.
Lagi siyang, minsan nare-remain overnight siya somewhere kapag may weather. Tapos hindi makaka-uwi yung mga piloto. Actually, yung mga delay-delay, yung mga piloto din naapektuhan, pati families nila, yung mga delay ng flights. Kasi kahit kami, hala, hindi ka makaka-uwi. Minsan wala silang dalang clothes, isa lang yung dala, tapos kailangan pala ilang days sila doon. Like for example, nung surge nung pandemic, kailangan, during the surge, nandun siya sa China. And then may kailangan paayos na airplane. Siya yung pinadalang piloto doon. So, ganun yung life ng isang... Okay. That's physical missing. Physical missing. Pero in your marriage, in the last 11 years, meron bang mental, psychological, or emotional na naging missing si husband? Alam niyo, yun yung hanga-hanga ako sa husband ko. Never siya naging missing sa akin. Lalo always na when present. It comes to decision makings, laging siya nandyan for me. Siya kasi yung nagde-decide talaga for our family. Siya yung alpha. Okay. So ako yung tagasunod lang po ako, Tito Boy. At saka dito sa Fast Talk, he's very present. Let's do this. Okay? Yes. 2 minutes to do this and our time begins now. Okay. Present, absent. Present. Lost, found. Found. Tamang hinala, tamang hula. Tamang hula. Short hair, long hair. Both. Philippines, Kuwait. Both. Acting, singing. Both. Magluluto, kakain. Both. Luto mo na paborito ni Mister? Sabaw. Ni Ayesha? Pasta. Kung pagkain ka, ano ka? Caldereta. Kung hindi ka artista, ano ka, Yasu? Sa medical field. Babayaran ka ng $1 billion, anong gagawin mo? Bibilan ko ng mga bagay, mga mahal ko. Kung may kulang sa buhay mo, ano yun? Second baby. So the missing husband, sino ang madalas mong ka-TikTok? Kai Cortez. Ang madalas mong kamarites? Lahat sila. Sa the missing husband, sino ang mas maganda sa'yo? Sophie Albert. Sa the missing husband, sino ang mas madalas makalimot ang lines? Wala, Tito Boy. Yes or no? Silosa ka? Yes. Yes or no? Naglihim na kay Mister? Yes. May planong magka-baby soon? Yes. Second child, girl or boy? Any, Tito Boy. Best thing about being a mother? Lahat. Best thing about being an only child? Wala kang kaagaw. Worst thing about being an only child? Wala kang karamay. Lights on or lights off? On, para kitang-kita ko lahat. Happiness or chocolates? Both. Best time for happiness? Sexy time. Hindi, joke lang mo. Anytime, Tito Boy. Complete the sentence. Ako si Yasmin Curdy at wala akong ibang hangad kundi... Wala akong ibang hangad kundi mapasaya yung mga mahal ko sa buhay. Oh. Yasmin, you're now a mother. Anong klase kang ina because of your own mother? Anong klase kang ina dahil sa iyong ina? That's number one. Number two, paano mo pinagtanggol si Ayesha, ang iyong anak, when he was being bullied? Ang mga kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abun. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. For today's talk po, this is going to be an exciting weekend. Dahil, una, bukas 7:15 in the evening, mapapanood niyo po ang umpisa ng semifinals, Battle to the Top ng Battle of the Judges. Kung saan po may nag-back out na talent si Bea Alonzo, ano ang kwento, may nanalo, may natalo, may nanalo. It's getting to be very exciting. Suportahan po natin, panoorin niyo po ang Battle of the Judges. That's tomorrow, Saturday, and every Saturday at 7:15. Samantala, sa Sunday naman, 7 o'clock in the evening, magsisimula na po ang Voice Generations. Ang mangyayari po ngayong darating na linggo ay 5 grupo po ang sasalang sa blind auditions sa harap ng 4 na superstar coaches. I'm talking about Billy Crawford, Chito Miranda, Stell, and Julie. Ito ang kwento. Unang grupo pa lamang ang sumalang, nagkagulo na po ang mga judges. Huwag niyo po palalampasin, panoorin niyo po ang Voice Generations this coming Sunday at 7 o'clock in the evening. Maraming salamat. Yasmin! Okay. Yes. Contest yan is something that's familiar to you. No, but, kumusta? I know, kumusta ang mama? Kumusta? How is she? Right now, recovering pa rin.
Medyo matagal kami sa hospital nun eh. Kahapon you were very busy, somebody told me. Yesterday, yes. Nasa NKTI lang kami, arranging her labs. Nag-work up kami for transplant. Sana. Pero ngayon nagda-dialysis siya twice a week. Pero ako naghahatid sundo. Every time you see your mother, bahagi ito ng journey mo. Bahagi ito ng paglalakbay mo. Hmm. Ito yung nanay na sinamahan ka sa paglalakbay mo kung nasaan ka man ngayon. Hmm. What comes to your mind? Ano ang laman ng puso mo? Anong nais mong sabihin sa kanya? Mga bagay siguro na hindi mo pa nasasabi sa iyong ina. Actually, Tito Boy, hindi kasi ako I love you sa mom ko nung bata ako. Pero recently, habang nagda-drive ako yesterday, sabi ko sa kanya, Mama, I love you. Tapos sabi niya, ha? Nagpaganon siya, ha? Tapos sabi ko, I love you. Sabi niya ganon. Tapos bigla niya akong tinapik ganon. Yun. Yun lang. Yung mga ganon. Pero happy ako kasi lagi ko siya nakakasama ngayon. Anong klase kang ina because of your mother? I think yung mom ko kasi, she's a cool mom nung bata ako. Like, hindi siya KJ. Sorry, Tito. Hindi siya KJ. Hinahayaan niya akong gumawa ng mga bagay-bagay, ng parang independent, ganon. So, naging ganon din ako kay Ayesha. Parang ako, very cool lang ako when it comes to my daughter. Do you say thank you, Mama? I say thank you. Thank you, Mama. Kung may ipagpapasalamat ka sa nanay mo ngayon, that you're taking good care of her, that you go to the hospital with her, if you were to say salamat at sorry, anong sasabihin mo? Sabi ko sa kanya, thank you dahil hinahayaan mo akong gawin to for you. Kasi, ang layo niya kasi Tito Boy nakatira. She used to live in Quezon City, dito sa house namin. Sabi ko sa kanya, dati pa, tumira na siya sa akin, pero ayaw niya. Gusto kasi ng mga parents minsan yung privacy, na silang bahay nila. Pero ngayon, Tito Boy, kinuwanan ko na siya ng house. Bagong house. Malapit lang sa akin. As in, pwede ko siyang puntahan anytime. Ang minsan sinasabi ko sa kanya, sorry, kasi maraming taon na supposedly, ako mahilig ako magluto. Pero hindi ko nalutuan yung mom ko ng for how many years dahil I was taking care of my family. So I think yun yung parang, meron akong parang guilty feeling na parang, Mama, ngayon, paglulutuan kita, alam nyo, lumabas yung mga labs ng mom ko ngayon. Ang ganda ng nutrition niya. So happy-happy ako, sabi nga ng dietitian niya, alam mo, remain na yan. Kung ano yung niluluto ngayon, ano yung niluluto sa bahay, lutong bahay, kainin mo yan. Paano mo ipinagtanggol ang anak mo nung binubuli? Tito Boy, kasi yung anak ko, ano siya, yun nga, nabuli siya sa school niya. May gumawa ng Ayesha Hate Club online, parang cyberbullying. So ako, sabi ko, syempre, kay Ayesha, sabi niya, hayaan mo na, ganyan-ganyan. Nalaman lang namin na may ganun klaseng group dahil yung best friend niya mismo, ni-recruit din dun sa grupo na yon. Anong ginawa mo? Noong una, nainis ako. Sabi ko, Ayesha, hindi, kailangan talaga yan i-reklamo and all. So, nireklamo ko ngayon sa advisor. Yung bata, dead ma lang, as in parang positive lang siya. Okay. It's okay, Mama, ganun. Pero ako kasi, I have to do something about it as a mom dahil ayokong nasasaktan yung anak ko. Sa akin, masakit siya. Pero buti na lang yung school nila, nagkaroon siya ng counseling. And then, para yung sa pinagdaanan niya. And the thing is, the school did something about it and she's okay. Yes, and she's okay. Ay, my God. I wanted to act with you today, pero wala na tayong oras. Please invite everybody to be part of The Missing Husband. Hello, Nay, Tay, Kapuso! Ngayong Monday na po ang The Missing Husband sa GMA Afternoon Prime. Makakasama ko po si Naroco Nacino, Joris Gamboa, Sophie Albert, Kai Cortez, Shamin Buencamino, Max Eigenman, Michael Flores, at maraming pa pong iba. This is directed by Direct Mark Reyes. I was ready for the scene. Ano bang gusto mong mangyari? Hindi natin hanapin si Brendan? Alam mo yun? Yung habang hinahanap natin si Brendan. Anong sagot mo doon? Kunyari ikaw si Sophie Albert. Ah, hindi. Kunyari ako si Roco. Ikaw si Roco. Hindi ko kaya yung ganda ni Sophie. Kung ikaw si Roco, dapat
Ay, Diyos ko, Yasmin, wala namang ganyan, ha? Dapat lovey-dovey tayo. Sabi mag-asawa tayo. Huwag naman, ay, yan. Huwag ko. Hindi, ganun yung Tito Boy. Anong ka ba naman? Maraming salamat. Thank you very much. Night Eye, Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga puso at tahanan. Stay kind, make your nanays and tatays proud. Hashtag say thank you. Usap tayo araw-araw. But for now, goodbye for now, and God bless.